Naranasan mo na bang maligaw? Oo. Ako kasi hindi pa. Kaya nagbook ako ng flight papunta sa lugar na hindi ko alam. Mag-isa lang ako at pupuntahan ko ang pinakahuling probinsya ng Pilipinas. Batanes? Mali na yata ito, guys. Pagdating ko sa airport, hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Mag-isa ako at naliligaw ako. I'm lost, literal. Ito yung itsura ng lugar, guys. Yan yung itsura ng lugar at hindi ko alam kung palabas ba to. Baka mamaya papunta sa mga office nila to. Guys, so at the moment, it's 8:30 a.m. and literal, I'm lost. Wala akong kakilala dito. Hindi ko alam yung lugar. But yeah, exciting. 120 hours begins now. Nagtanong na muna ako kung saan ba may pinakamalapit na kainan dito. Wala masyadong dumadaan na tricycle kaya nilakad ko na lang. Literal na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Saan na to patungo? Hindi ko na kasi alam. Ngunit ilang minuto na ako naglalakad, wala pa rin ako mahanap na kainan. Pagod na ako. Mga 15 to 20 minutes na ako naglalakad. Wala ko makikita ang kainan. Kaya nung nakakita ako ng karinderya, kumain na ako agad. Hindi ko alam kung ano pa mangyayari kasi baka mamaya huling kain ko na to. Kuya, may nagpaparenta dito ng motor. Naisipan ko rumenta ng motor dahil wala talagang choice. Hindi ko kabisado yung lugar at pag napahamak ako, eh hindi ako makakatakbo. Kaya pagtapos kong kumain, naglakad na agad ako papunta sa rentahan ng motor. Medyo malayo at pagdating ko pa rito, isang masamang balita ang bumungad sa akin. Kailangan pa na maraming permit para makarenta. Malayo ang kuha ng mga ito kaya mukhang malabo ang kagustuhan ko na magmotor. At habang paalis ako, biglang may nakakilala sa akin. Boss! Papitur! Kamusta, bossing? Napanood lang kita sa vlog. Reserve sa panahon ng Philippine Marines dito. Reserve si Kuya ng Philippine Marines kaya sinamantala ko na rin itong pagkakataon na to para makahingi ng tulong. Akakapalan ko na yung mukha ko. Actually, I need some help. I really want to go and spend an overnight sa Yami Island. Is that possible? Dahil nandito na ako sa pinakadulong probinsya ng Pilipinas, curious na rin ako kung paano umpuntahan ko na rin kaya ang pinakahuling isla sa norteng bahagi ng Pilipinas. At ito, ang Isla Mabulis. At kilala sa international name na Yami Island. Sumagot naman si Kuya at ang sabi niya, Kuya Gerald saves my day. Pwede niya daw akong tulungan kaya kaagad kaming pumunta sa barracks nila para kumpirmahin kung posible ba talaga. At pagdating namin sa barracks, dito ko nakausap si Lieutenant Nenei. Eh, more than willing naman ako as long as maganda yung panahon kasi bankero ang may call kasi. At sa aming pag-uusap, isang masamang balita na naman ang bumungad sa akin. Hindi nga ako mahihirapan kumuha ng permit, pero ang kalaban naman namin ay hangin. Dahil open sea ang Yami Island, ang hangin ay pumapatak ng 20 to 30 knots. Samahan pa ng tag-ulan ngayon, kaya wala silang mga tropang aalis. Sige po, thank you po. At dahil dito, hindi ko na alam ang gagawin. Kaya hinatid na muna ako ni Kuya Gerald sa isang hotel para makapagpahinga. At pagdating sa hotel, hindi ko inaasahan na kilala pala ako ng may-ari. Binigay nila sa akin ang pinakamaganda nilang room for free. Tanaw na tanaw ang ganda ng dagat at sobrang mabait nila. Guys, sobrang laki ng binigay sa ating room nila, ate. Parang kanina naliligaw lang ako, tapos ngayon mayroon na akong tutuluyan. Okay, so ngayon guys, kasama ko ulit si Kuya Pama. 5 hours na tayo, 5 hours in. Ngayon, paalis na naman kami. Kukuha ko ng permit sa drone para may ganitong mga shots. Basically, ito na yung permit ko for the drone footage and everything. At pagtapos namin kumuha ng permit, may pinuntahan kaming bahay. Magandang umaga po. Bahay to ng isang batikang mangingisda at nabalitaan namin na lalaot sila bukas. Mangingisda kami, siguro almost 9 hours kami Mangingisda sila malapit sa Yami Island. Gusto ko talaga makapunta rito kaya nagtanong na ako baka pwede ako makisabay. Ano lang, yung kakayanin lang natin dyan yes, guys, so bukas daw 6 hours yung biyahe namin. Itang malalakas na alon. Thank you po. At dahil medyo maaga-aga pa, ipinasyal na muna ako ni Kuya Gerald sa mga magagandang tanawin dito. Blue na blue yung tubig. Hey! Hindi ako makapaniwala na may ganitong lugar. Ganitong kagandang lugar dito sa Pilipinas. Ang sarap maligaw! Grabe! Wow! Guys, at the moment, nandito ako, New Zealand ng Batanes. Oh my gosh, wow! Yung tubig, kulay blue, 3 p.m. pa lang, ilang oras pa lang tayong ligaw nito. And I'm so excited, total of 5 days. Guys, look at the beauty of Batanes. Oh my gosh, para ako nasa ibang bansa, parang wala sa Pilipinas.
Isipin mo, may ganito pala sa Pilipinas, man. Yan yung mga rock formations. At pinuntahan na rin namin ang isa sa pinakamatandang bahay dito sa Batanes. Ito yung pinakamatandang bahay dito sa Batanes. It's made out of stone. Magandang kasing po. 1877. Gano'n po kayo katagal nakatira dito, Tay? Dito po pinanganak. Dito po sa bahay na ito. This is from 1877 po, ano? 1877 po na. It's a pleasure for me. Yung mga tanito dito sa house na to. Wow! Salamat po. Salamat po ng marami. It's a pleasure for me to see a house like this. Pinuntahan na rin namin yung lighthouse. Inakyat namin ito at tanaw na tanaw rito ang ganda ng kanilang bayan. At bago umuwi, tinry ko naman bumili sa Honesty Store. Okay guys, at ngayon nandito ako ngayon sa Honesty Shop. Ang galing dito kasi kukuha ka ng gusto mo, ililista mo yung nakuha mo, ilalagay mo sa box yung bayad mo, at susuklian mo na rin yung sarili mo. Umuwi na rin kami bago paabutan ng dilim. Kailangan na rin magpahinga at excited na rin ako sa pupuntahan bukas. Alright guys, at the moment it's 9:37 PM, 13 hours na tayong nandito. Pero this time medyo hindi na tayo ligaw kasi ang dami na nating nakilala. And ngayon, kailangan ko na muna matulog, magpahinga kasi wala pa akong tulog since kahapon. See you tomorrow morning. Bye! Good morning! So oras natin, 7:30. Sobrang excited ako. Outfit ko ngayon is naka-chinelas lang ako. Sasama tayo sa mga ngisda at pupunta tayo sa pinakadulong isla ng Batanes. So ayun guys, ngayon inantay na lang namin sila kuya. Medyo nauna kami na onte. Maganda nang mauna kami kaysa malate kami kasi nakikisabay lang kami. Hindi ko alam kung ano mangyayari ngayon, but I know this will be extreme. Meron akong ginawang hiwalay na vlog sa pagpunta dito. Kung gusto mo mapanood yung buong nangyari sa pagpunta sa pinakadulong isla, abangan mo na lang next week. I-upload ko dito yung full vlog and creepy experience, kaya make sure na nakafollow ka sa Facebook o nakasubscribe ka sa YouTube. Pero para ma-excite ka, ito yung onting nangyari. Ito ang Iyami Island, ang huling isla sa norteng bahagi ng Pilipinas. At ako, I am Zart, just a content creator at gusto kong makapunta rito. Kailangan namin bumiyahe ng 6 hours to reach Siayan Island and another 3 hours to finally touch down to Iyami. Hindi naging madali yung biyahe namin pa Siayan. I encountered the biggest waves in my life. Muntik na ako mahimatay kakasuka dahil sa seasickness. This journey is not a joke. And I guess this is the most extreme vlog I ever done. At ang tanong, anong nangyari? Ay putya, nakarating din. Akala mo hindi ka na makauwi? Akala ko mamamatay na ako eh. Yata yung pituka mo, sinuka mo ah. Ayoko na, pumunta ng mabulis. Okay na ako rito sa syudad. Maos na ako kung tutuka. Ligtas naman kaming nakabalik. Sadyang inabutan lang kami ng malakas na hangin at malakas na ulan. Dahil sa tubig, hirap pa lang yung mga isda na. Pagbalik ko sa hotel, nagpahinga na ako agad. Kahit may araw pa, natulog na ako. Para mabawi yung pagod sa 12 oras naming paglalakbay. Medyo pagod din kasi kanina grabe yung backpack. Makita nyo naman sa video. Maaga ako tutulog kasi may pupuntaan tayong bukas na parang fiesta. So, sobrang excited na ako guys. Tara, tulog na! Okay so, guys, so ngayon balis na ako. Punta na ako ng south. Tara, samahan nyo ako. Tara, kuyat! Pupunta ako sa fiesta. Mag-celebrate sila ng 3 kings at gusto ko ma-experience to. Hello po. Ang pagdiriwang ng 3 kings day ay pag-alala na noong unang panahon, matapos ang kapanganakan ni Jesus, ay may 3 pantas na nagbigay sa kanya ng regalo. At magpasa hanggang ngayon ay pinagdiriwang pa rin ito ng ilang mga bayan, hindi lang sa Pilipinas, pati rin sa ibang bansa. Bawat bahay ay may kanya-kanyang handa. Kaya syempre, nakikain na din ako. At pagsapit ng gabi, meron namang sayawan. Ang saya ng fiesta dito. Dito ko na-experience yung kwento ng mga lolo at lola ko na sayawan noong unang panahon. Forever young.
So sadly guys, kailangan natin umalis kasi 9:30 na. Hanggang ngayon lang yung tricycle. Thank you po. Bye. Bye po. Bye. Bye po. Solid yung experience. Sa pag-uwi ko, unti-unti nang nagsisink in sa akin na last day na pala bukas. Last day ko na mamaya dito sa Batanes, and I'm gonna miss this place. I'm gonna freaking miss this place. So yun, less drama. Good night. Medyo late ako nagising. Ito na yung last day ko dito sa Batanes, and I'm gonna miss this place. At sa huling araw ko na to, pumunta kami sa isang historical na lugar, a tunnel from World War II. Gumawa rin ako ng separate vlog para dito, para mas ma-enjoy natin ang buo. Ito, Zerk, yung pababa natin mamaya. Babulusok to. Dahil madalas. Sobrang lalim. Pagtapos, pumunta naman kami ng Malboro Hills. Yung bundok doon, parang bundok sa windows. Grabe, sobrang panalo ng view dito. And lastly, pumunta kami sa ruins. Pag-uwi namin, hindi ko inaakalang nag-abala pala sila ate, yung may-ari ng hotel, para sa isang salo-salo. And after naman, yung kaibigan kong mangingisda, si Kuya Bogs, nang huli siya ng lobster para ipatikim sa akin. Grabe, sa 5 araw kong pagsistay dito, hindi ko in-expect na magiging sobrang memorable ng trip na to. Meeting new people, new friends, new adventures, and new experiences. And I realize it's not about the place. It's all about the people you meet that makes the place wonderful. Sa buong Batanes trip na to, isa lang ang masasabi ko. Be limitless! Let's go! Mission complete.